Hey, how's it going today? Quick video lang on how to recover deleted PSN account. Many might think na kapag na-delete yung isang PSN account, di mo na siya pwedeng access ulit or totally deleted siya. Pero ang totoo nun, sa PS4 mo lang siya deleted. Sa mismong system na exist pa rin yung PSN account na yun. So kailangan mo lang alam mo yung or natatandaan mo yung email address and yung password para ma-login siya ulit dun sa PS4. Just a reminder, if you deleted a PSN account, lahat ng content purchase dun sa account na yun will be deleted at di na siya accessible using your other user account dun sa PS4. Sa home, makikita mo yung nandun pa rin yung, for example, yung game, pero hindi na siya accessible. Meron kang makikita ang lock icon, usually yung message sasabihin, go to PS4 store, for example, kung game yon, go to PS4 store and purchase that content or yung game. So be careful kapag mag-delete ka ng PSN account. So, yun nga, lahat ng content na binili mo gamit yung PSN account ay hindi siya maging accessible using other user account. So, very important na alam mo rin yung email address at saka yung password. Siguro, possible naman na siguro alam mo yung email address at yung password kasi meron kang in-attach or nilink na payment method kung may binili ka bang content or games gamit yung deleted PSN account. So, importante yun na alam mo yung email address at yung password. So, sa tutorial na to kasi para lang to dun sa baka kasi yung iba iniisip na wala na. Nabura ko na yung PSN account na yun. So, pati yung game siguro iniisip na parang sayang naman, ganun, hindi ko na ma-access ulit. So, bibili na lang ulit, parang ganun. So, dito, yun lang, pwede mo pa siyang magamit ulit, may login sa PS4, kung gamit mo, kung natatanda mo yung email address at yung password. So, for example, ako nakalagin ka sa PS4 gamit yung account mo, i-log out mo lang din. Press and hold yung PS4 home button. So, ayan. Ang nangyari din kasi sa akin. So, ito si Benicio Del Toro. Ayan. Yung na-recover ko na deleted na PSN account. So, may binili akong game dyan. Hindi ko siya ma-access. So, very thankful na tatandaan ko pa yung email ad tsaka yung password sa account na yan. So, tanda tayo dun sa tutorial. So, sa new user, hit mo yan, new user. Then, create new user. Tapos, accept mo lang. Then, next. Tapos, ayan. Kailangan mong i-sign in. Kailangan alam mo yung email address tsaka yung password. So, meron akong isa pang account eh. So, para lang sa sample lang para dito sa tutorial. Try kong i-recover yung isa ko pang account. Dinelete. Wait. Type lang natin yung email. And yung password.
And hopefully tama itong password ko. Sign in. So after ilagin ko yung email address at yung password, kung tatandaan ko pa, sana pumasok. Ayun. So, yan. My PlayStation Network sign information has been saved on this PS4. So, click OK. Tapos, skip. Okay, yan. Yan pa yung isa kong didelete na ngayon na-recover natin. So, for example, yan yung account mo na gusto mo i-recover dahil may binili kang game or content. So, and ma-access mo na ulit. Yan. Hindi mo na rin kailangan siyang i-download ulit. So, nakasave pa rin siya dun sa account na yun. So, for example, itong PUBG. Hindi mo na siya kailangan i-download ulit yung game. So, nakasave siya. Yun. Reminder lang nga na kapag be careful kung magdi-delete ka ng PSN account. Make sure na wala kang hindi mo nagagamitin or wala kang pinurchase na game or content dun sa account na yun. Kasi syempre pag binura mo siya sa PS4 mo, hindi mo siya magagamit sa ibang user. So kailangan kung ano yung pinambili mo nung game or content, nasa PS4 mo pa rin siya. So yun lang, quick video lang.